Hi DMsters! Please join us in our last day in Sikihor as we visit Balay Pahauli, where we had our Tuob or Suob, Mount Mandalian National Park, which is the highest peak in the province of Sikihor, Cantabon Cave, glamping, and St. Francis of Assisi Church. We had our quick breakfast in the hotel. Kinain namin yung mga in-order namin kahapon. Then, diretso na kami traveling to Cantabon area. 8 a.m. kami umalis sa Hanas. Then, nagpagas muna kami because 30 minutes ang biyahe papunta ng Cantabon. We are looking for Balay Pahauli where they do tuob or suob or fumigation, which is believed to remove sickness and evil spirits. Yung napagtanungan namin, tinuro kami na dito na daw yung bahay nung nanghihilot. Dito namin na-meet si Ate Elma Pahar together with her cousin. Yung hilot na to ay galing ulo hanggang sa talampakan. Tapos pa ano, padapa, tapos pa ano. Ang aming hilot ay ano, 1 hour. Pero lalampas ng 1 hour dahil ano, pag may malamig-lamig pa sa katawan ng hinihilot ko, pinukuha ko yan. Si ate and si kuya lang yung nagpahilot. And habang hinihilot sila, talagang it's not just the ordinary Swedish. Tanggal talaga lahat ng lamig at sakit sa katawan nila. So after nun, sobrang sarap sa pakiramdam. After more than an hour na massage nila, we are on our way to Balay Pahauli. So nandito na kami and we met Kuya Noel Torremoca, siya yung nagtutuob. Then yung wife niya, si Ate Juanita Torremoca, is naghihilot din. Marami na rin artistang dumalaw dito, si Julia Barreto, River Cruz, and Julian San Jose, to name a few. Nagtingin-tingin muna kami habang hinihintay ma-set up yung tuob. Cantabon Sikihor. Haplos Pamaol. Yung lapus yun. Itong langis na ano. Huisunis. Para saan? Kumukulo. Kumukulo to pag may mga aso. Ah. Yung mga parang tao lang din yung pikpik. Yung ganyan. Ay yung parang lasong. Lasong. Oh, ito haplos namin. Pangmasan. Itong uwint-wint ko. Ito din, pwede ito yung plus mga makati-kati, ito, tabag, ito maganda ito. Magkano po yung ganyan? 150. Yung may kabag, maganda kung okay. Maghilot ka, pwede yung pwede rin po. Hilot talaga. Yan ang produkto namin dito. Botsa. Pero ito, palagi itong niluto ko, pero yung chinaping, chopping namin, yung ito, pag naubos na yan, yung ilagay yan, next year naman. Once a year lang yan. Lista lang ng pangalan and where are you from? Ang dami ng mga foreigners na nakalista dito. Sa lamig, pag-stress sa trabaho. Yan. Itong usap, alis ko sa mga bad element. Saan po galing yan? Yung, ito ang ginawa namin ng Sibin Friday. Mm, lahat ng ingredients nandito. Mm. Galing sa dagat, galing sa cemetery. Yung kamanyan at saka insin sa kasama yan. Yeah. After akong ituob, meron lang quick massage. Okay naman yung pulso daw ni ate at wala ng lamig. Ang galing no, kasi nga katatapos lang nila magpamasahe. Kinuwento nga rin ni Kuya Noel na yung ibang mga nagpapatuob is walang pulso. Meaning, masyadong stress at kulang sa tulog. So minamasahe niya yung mga ganun. Maganda yan, magbanding-banding mga magkapatid talaga. Yan, magpunta kayo ng ganito, ganyan magpulse. Maganda ng ganyan. Donation lang din dito sa Balay Pahauli. Salamat po, Merry Christmas po, bye-bye po. It was indeed a great experience, so don't forget to visit Balay Pahauli here in Sikihor. Maraming salamat Kuya Noel. Ngayon naman, we will visit Mount Mandalian National Park. 700 meters lang. Kung hindi kaya, maglalakad ako, okay lang. Papunta kami sa Mount Mandalian. Ano pa ba muna kasi? Pakyat. Sila muna.
11:20 a.m. na to nang makarating kami dito sa Mount Bandalian Healing Park. Pag-akyat namin, this is a meditating place pala, and sa kabila yung viewing tower. Naabutan namin na nagme-meditate si Kuya Ivan. Ano pangalan mo, Kuya? Ivan pala, Ivan. Kung gusto niyo rin ng meditation, you can contact si Kihor Star Meditation Center. So lumipat na kami dito sa kabila sa Mount Bandalian Viewing Tower, which is the highest point here in Sikihor. Just prepare and be ready sa mahabang akyatan because Mount Bandalian is 557 meters above sea level and considered as the highest peak in the province. Nandito yung 50 meter tall viewing tower where you can see the 360 panoramic view of the entire island of Sikihor. At last, nakarating na kami sa taas. Very worth it ang view. Kahit takot kami sa heights ni ate. Go, go, go. 360 video muna. Hi! Welcome to Bandalian Tower. Hi! Trees. Tawa ng tawa si ate kasi nag-human drone si kuya. Siyempre ako din. Mount Bandalian is also the source of various medicinal trees and plants that is being used by traditional or folk healers of the island. Venue rin siya ng Pahiuli or Sikihor Healing Festival celebrated every Holy Week. In fact, may mga Station of the Cross din talaga dito. Then on our way, nakita namin yung Cantabon Cave. May nakausap pa nga si ate ng mga French. Ano, sila primer pa kay Lely. Tinuro lang ni ate kung saan yung registration papasok sa Cantabon Cave. At noontime, bumalik na kami sa Hanas to get our things for checkout. We will have our lunch here sa glamping, which is just across the street. 4:30 pa naman yung schedule namin ng bangka papuntang Dumaguete and 8 p.m. pa yung flight, so saktong-sakto lang. Order muna ng food, which is yung Family Forever. And look who I bumped into! Nakita ko si Ibyang. She is my co-trainer and a very good friend way back in United Airlines account in IBM. So after merely 15 years bago kami magkita, it's nice to see you, Ibyang. Take care always. Mwah! At ito na nga, dumating na yung food namin. So, kain tayo. Lunch po muna kami. After eating, inikot lang rin muna namin yung place. Meron silang swing. They do have different amenities here that you can take pictures on. Tingnan nyo naman yung sand. Napakaputi and napakapino. And dito yung mga glamping area nila that you can rent also for accommodation. Nag-swing-swing lang din muna kami and siso enjoying our last few hours here in Sikihor. Dumaan uli muna kami sa Paliton Beach kasi nagpapabili si Dennis ng voodoo doll the last time yung gusto niya yung malaki. So dito sa Sikihor Souvenirs, bumili rin kami ng pearl earrings kasi nahulog yung earrings namin ni ate. May ticket na rin kami for 4:30 p.m. boat ride kasi nagpasuyo kami kay Kuya Francis to buy our ticket. Thank you, Kuya Francis. Quick stop din muna kami dito sa St. Francis of Assisi Church, yung malapit dito sa port. Sinolin na rin namin yung motor sa port. Rent lang kayo sa Secure MC Shy pag pumunta kayo dito. Sumakay kami ng 4:08 a.m. tapos kinain namin tong pinadala ni Kuya Francis. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag pero hinahatak yung laman niya sa shell then isasaw-saw siya sa suka. 1.5 hours yung travel time and 234 pesos yung ticket namin. 6 p.m. nakarating na kami dito sa Dumaguete Port. Lakad kami dito sa Boulevard where you can see the famous Dumaguete sign. And then pupunta kami sa Sans Rival to buy pasalubong. Masarap yung classic and strawberry flavor. From here, nag-tricycle na kami papunta sa airport. 6:50 p.m. kami dumating and we started to board the aircraft at 7:45 p.m. I checked in online and swerte nga kasi nandito kami sa first row so we have more leg room.
may mga away at tampuhan kami sa trip na to. Pero maraming good memories that we will forever treasure. And that what makes us as a family. Hindi perfect, pero masaya. And we are sure that nakangiti si nanay at tatay from heaven watching us. Hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon na mag-travel together ang magkakapatid, diba? Especially that matatanda na kami. Kaya thank you, ate and kuya. Love you both. And thank you for joining us, DMsters. Please watch out our Bicolandia Adventure Vlogs. Bye!